Magandang buhay mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Nawa po ay patuloy po tayong nasa mabuting kalagayan, higit na lalo po ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. At para po sa munting pagbahaging ito, ay hayaan niyo po akong simulan ito sa isang inyo. Ano pong inspirasyon natin sa pagpapatuloy sa mundo nito? O sa English po, what keeps us going? Sa isang patesta, sabi nga po ay, para kanino ka bumabangon? Sa nagdaang taon po ay dumaan tayo sa pagsubok na walang nakaisip, na naka-apekto sa buhay, kalusugan, at kabuhayan ng marami, na maaaring sumubok din sa pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang magpatuloy po ay isang hamon. Ngunit malinaw pong sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita sa Hebreo chapter 10 verse 23 na ating ingatang matibay ang ating pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ano man pong pagsubok ang ating pinagdaanan o pagdadaanan ay higit pa po nating panghawakan ng ating pag-asa. Ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay ang siyang ating maging pag-asa mga kapatid. At napakarami pong pangako ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Isa na nga po rito ang napakagandang buhay na walang hanggan na may kasaganahang kasama ang ating Panginoon. Mga kapatid, maging inspirasyon po natin na magpatuloy sa buhay na ito ang mga salita ng Diyos. At sinabi niya pa po sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babangong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa buhay na ito nang may kagalakan sa ating mga puso na nagmumula sa Panginoon. Ito po nawa ay maging inspirasyon natin sa pagpapatuloy sa buhay na ito. Muli, isang magandang buhay mga kapatid.